Can you hear? Can you hear the pumping of the water? You see? Yan. Yan. Wow, talaga. A very very quick visit po dito sa isang magandang resort dito sa Marabot, Samar. Yes, ayun o. Pinalanga Beach Resort. Yan. Yung pangalan ng beach resort is Pinalanga. So nakailang beses na kami ditong dumaan, ito, naka-chance kami pumunta rito kasi pa-uwi. Pa-uwi kami ng Tacloban. So galing kami ng Samar, tapos mabuti na lang. Ihing-ihi na si Miss Pud, diba? So might as well, i-share ko to sa inyo yung lugar nila, kung anong meron. Mamaya, pupunta natin dun sa taas. Tingnan natin kung ano yung pwedeng makain. So for the meantime, punta tayo ng cottages nila. Ayan. Ayan. So susubukan natin magtanong kung ano yung mga facilities dito na pwede niyong ma-avail. Kasi ito, meron silang kayak. Maganda yung kanilang beach dito. Yan. So may bangka sila. Very refreshing and very relaxing, mga kaibigan. Tingnan mo naman. Napakatahimik ng lugar. Can you hear? Can you hear the pumping of the water? You see? Yan! Napakagandang pakinggan ang alon, mga kaibigan, mga Joe. Saan ba makikita yung Pinalanga Beach Resort? Madali lang. From Tacloban, more or less 1 hour yung biyahe papunta rito sa Pinalanga Beach Resort. You can reach the beach resort by van, by private kami, nag-iltry kami. So kahit ano, nasa gilid lang sila ng kalsada. Merong malaking signage ng Pinalanga Beach Resort. Andun yung kanina na i-video ko. So mga Joe, maganda yung cottages nila kasi meron silang parang ma-i-stayan sa taas. Kasi dito sa baba, meron sa taas. Tanungin natin si Kuya. Kuya, mopi nga aga. Oo. Nahuhurunan ito na igbo? Oo. Oh, nakakaturugan ito na igbo? Oo. Oh, aircon? Oo. At dito? Oo, kumakatur ko mo din eh. Inin, actually, napakianak kay may da plano ni Mrs. nga mag-stay sunod nga kuan. Nag-quick lang kami mga ngaon kaya pa itikat ko yung Tacloban. Ini, tay, may TV. Kaya may daman... Ah, okay. Ah, tila dito. Wala nga TV, aircon nila. Pero may kamo, polybook ka niya, no? Damo tanga tour ka niya, no? Nagkukuan, yung nga nag... Overnight? Overnight. Oh. It yung mga kayak, plapaplitihan hanggap ito, no? 250 oras. 250 oras? Mm-hmm. Tapos makuan lang ito, mapakianala. Ah, daman dila itong kung papakianap ito, dila makuan. Pa front desk? Dito. Ah, okay. Kristo naman ito. Oo. Awira tagiya. Oh, sige. Sige te. Oh, thank you. Makita lang kanay. Kita lang dito kung ano kabutang wala pa matabri. Ah, sige, okay. Sige tay, thank you. Okay. Ha? Oh. Salamat. So guys, aircon to. Yan. Aircon sa taas, pero unfortunately, isang cottage lang na may aircon yung available. Ito yung naka-aircon, tapos yung iba naman ay hindi yung aircon. Okay lang, walang problema kasi nga, we are here to experience the breeze from the... Oh, no! Hey! What call this? From the sea going to your face. Wala mo ng aircon. Mas maganda nga yung walang aircon kasi ma-feel mo talaga yung
pag umaga, guys, tingnan mo. Imaginein mo guys, nandun ka sa taas. Bukas yung bintana, papasok yung hangin from the beach. So nice! Kung narinig nyo si tatay, yung cottage na may aircon, 1-2. So, ini-expect ko na since 1-2 yung may aircon, mas lelesser yung ibang walang aircon. I-try muna natin dito. Yan. Let's see. Ay. Oh. Wow talaga. The best ah. The best place ah. Diyan lang muna kayo guys kasi susubukan natin pumunta doon. The best dito guys. You know what? Hindi naman masyadong malamig yung tubig dito. Lukewarm lang siya kung isipin nyo. Para siyang pinabukal na boiling water. So yun siya mga Joe. Must visit dito. Isa sa pinakamagandang beach resort dito sa Marabot Eastern Samar. Very relaxing, cozy. Alam nyo guys, kung gusto nyo ng parang away from the city, this is the best beach resort for you. Makaka-relax ka talaga, makakaisip ka talaga ng mga future plans mo. So moving on, pupunta tayo sa taas. Meron silang resort, meron silang kainan dun sa taas. But before natin puntahan dun, ing-ihi na ako. Ihi muna tayo guys. Ayan, tapos na. Siyan, pupunta tayo sa taas. Titingnan natin kung ano yung mga pagkain doon na pwedeng orderin. So, syempre, hindi yan mawawala. Pag nagpupunta ka ng isang beach resort, syempre, titingnan din natin yung kung ano yung mga foods na available. Lalo-lalo na pag mag-overnight ka, ano kayang mga pagkain doon. First time namin pumunta rito, so hindi ko rin alam. I have no idea what's going on for the menu. Pwede natin tanungin ito, kasi taga rito to eh. Tatanungin natin kung anong menu nila. Chu! Ano yung menu? Ha? Ano yung menu niyo dito? Tutu! Pong-pong? Ting-ting? Walang tao. Soal, meron silang social distancing. Oh, no! Meron din silang live acoustic night. Wala katang tao. So, meron dito. Ay, sir, mo pa niya aga. Nag-order na lang, sir. Nag-orderan ko man eh. Paray pa. Makaong ko na hera? Oo. Okay, sige. Pass. May amenity yung order ano? Oo. Okay na, sige. So ito yung mga orders nila dito na pwede mong, ito yung mga pagkain na pwede mong orderin dito sa Pinalanga Beach Resort. Meron silang noodles, may chicken, soup, tapos pork, and seafoods. Maganda rin yung menu nila kasi maliit lang. Masyadong maliit yung menu nila. So, hindi ko makita. Ito, meron silang... So, nag-order si Miss Pordiba ng breakfast. Hindi ko makita yung breakfast dito.
tatanungin natin, susubukan natin tanungin kung ano yung mga inorder na mga breakfast ni yung kasama din nila sa pagbiba. So samantala, ako, hindi muna ako kakain kasi magkakape lang tayo. Okay, so nakikita nyo, masyadong maliit. Oh, tingnan nyo ha. Hindi ko nga makita yung litra eh. Ito. Ito yung view. Ito yung view niya kung nasa taas kayo ng restaurant. Ayan. Pak. Ayan, ito yung view. Ganda, di ba? Bandang kanan, doon tayo nang galing from Borongan City. Tapos yung pakaliwa naman, papuntang Tacloban. Like I said kanina, from Pinalanga going to Tacloban, isang oras na lang yung biyahe. Excuse. Isang oras na lang yung biyahe. Ibalik muna natin yung menu. Baka tayo makasira niya. Susubukan din natin tanungin yung mga facilities ni Rarito. Sabi ni tatay kanina, nauna na yung cottage, tapos yung kayak. Tatanungin natin si kuya kung ano pa yung pwedeng may offer na facilities kasi para din to sa inyo. Kung gusto nyo pumunta rito, at least you are aware kung ano yung pwedeng yung activities nyo. Right? So, andito na tayo. Tayo mo pingaga. May dakamuan prices sa niyo facility nga ni? Facility, example, ang kayak, ang cottage. May da. May da ka mo, bro? Kuan? Papi, kuna ako din. Doon ito yung bow. Ito yung bow dahil. Sige, pwede nalang magpakyana eh mo. Oo. Tagpirat mga cottages. Tag 500. Bisan hain. Ito dito, may da 1-2, 1-3, may 1-8. Ito may daan. An may aircon? Ah, may tunay. 1-8. Ano ra aircon? 1-2, may 1-3. 1-2, 1-3. It pag maleton. Ah. It pagpapareserve, ano na pareserve kon walk in. Na pareserve. May daman contact number dito ano. O may daado dito. Ah, okay, sige. Mapakyana na lang dito tayo. Sige. Thank you. As edit kayak pati hit cottages. Ano tiyo? Mao offer sa kami na kan eh. Ito man. Sa kayan? O nga to hit ato nga kwan. Ato nga island. May da island yan ni? O may da dito. Oh. Pera manit sa kayan? Da 1,000. Per? Ito sa lakad ko niya ito. Bisa mga 6, 10, 12, 1,000. 10 katawo? Mm. Tapos, waray oras? Waray oras. Mahulton lahat sa kanya ito? Pag gusto na paggamit, mahulton raya. Ah, kuna okay, sige. Okay. Tapos kao man, ito ay lang dito. Waray tala, waray tindahan. Makato na kama dito. May lang dito kuhan, Mary. May kuhan dito. Ano Mary? Kuhan ba? Mama Mary? Ah, okay. Oh, parot ko an, paro hit marabot an island. Marabot ka na, marabot. So, ngayon ko lang nalaman guys, na pwede pa lang pumunta dun. The best, kasi may bangka. Sabi ni tatay, pwede kang pumunta ng isla. Merong Mama Mary dun. As in guys, maganda. Maganda dun. So yun siya mga Joe, that's all about Pinalanga Beach Resort. Kung gusto nyong pumunta rito sa beach resort na to is meron nata silang Facebook page. So i-search mo na lang sa Facebook and then dun all the informations na kailangan nyo is andun sa Facebook page nila. Hanggang dito na lang muna si Kuya JM and maraming salamat po sa panonood. Dito ko natatapusin ang aking video mga kaibigan. Don't forget to share, like, comment, and subscribe po sa ating YouTube channel. Don't forget that. Kung gusto mo yung ganitong klaseng content, i-click mo na yung bell icon para update ka sa mga future mga videos natin. And oh, by the way pala, road to 500 subscribers tayo. Once ma-hit natin yung 500 subscriber goal natin, magbibigay tayo ulit ng mahiwagang giveaway. So subscribe ka na mga kaibigan. Baka ikaw na yung manalo. Hanggang dito na lang muna si Kuya JM kasi... malilit tayo. Dapat alas 7 yung makaalis na tayo rito. Maraming salamat sa panonood and always keep on watching our videos at Kuya JM TV channel and I will see you on our next video.
Ciao.